bilang sakristan, katulong at eskribano sa simbahan. Ikaw na naging halimbawa sa pamimintuho sa mahal na Birhen sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario. Kasihan mo ako ng iyong dalangin upang ako'y maging tapat din sa aking debosyon sa ating Ina, na siyang magiging gabay ko sa aking pagtawid sa kabilang buhay. Ipanalangin mo rin ako upang maging karapat-dapat sa pagpapalang ng Panginoon at hinihiling ko na idalangin ko sa Panginoon ang biyayang nais kong makamit sa lubinang ito. Alang-alang kay Kristong Jesus. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Yan mo kami ngayon ng aming katayin sa araw-araw. Patawanan mo kami sa aming mga sala para magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulog sa tukso at dadya mo kami sa lahat ng masama amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pangwakas na panalangin, O San Lorenzo Ruiz, ako'y nagpupuri sa iyo dahil sa maalam na pag-ibig ko sa iyong pananampalataya. Binantaan ka ng kamatayan, ngunit hindi mo itinatuwa ang iyong pag-ibig sa Diyos. Idalangin mo sa Panginoon na magkaroon din ako ng bahagi sa gayong pag-ibig. San Lorenzo Ruiz, binalangin mo kami. O San Lorenzo Ruiz, dinadakila kita dahil sa iyong matayo at matapat na pamimintuho sa mahal na Birhen, na hindi mo kinalimutan kahit na sa gitna ng iyong mga gawain sa araw-araw. San Lorenzo Ruiz, sanalangin mo kami. O San Lorenzo Ruiz, ako'y nagpupugay sa iyong katapatan sa paglilingkod sa kapwa. Sana'y tulungan mo akong umibig din sa aking kapwa sa paraang tunay na mga Kristiyano, tulad na walang pag-iipon na gawa at hindi sa salita lamang. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po. Pagsisihan natin
ang ating mga kasalanan po maging karapat-dapat tayong tumatak sa banal na pagkain. Inaamin ko sa mga Panginoon Diyos sa inyong mga nalupa ang karasal sa isipin, sa liga, sa mga at sa aking pagkukulang kaya sinasabi ko sa mga mayroong kalian sa lahat ng mga kailang mga banal at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Bawalan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa aking mga kasalanan at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo. Ama naming makapangyarihan, niniliwanagan mo ang iyong mga sanglilaw, ang mga naliligaw na iyong binababalik sa daan para ikaw ay mapagkuhan ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mo makapagwaksis sa tanang sa dumat. Sa ngalan ng Kristiyano sa iyong tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Basa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga budyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia, at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya nilihim nilang sinunsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito, narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy na udyokan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig namin sinasabi niya na ang templo'y gigibain itong Jesus na taga-Nazaret na ito at papalitan ng mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng buong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng buong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapala ang sumusunod sa utos ng buong Diyos. Kinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuan mong masunod ang kautusan sa utos mong mapangakit. Ako na may mag-aaral. Mapalang sumusunod sa utos ng buong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko, ay doon ko ibabalik. Mapalang sumusunod sa utos ng buong Diyos. Ang tao ay mabubuhay sa salita ng may kapal.
na pagkain ng kanyang bigay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Somosierra. Papuri sa iyo, Panginoon. Pinabukasan, nakita ng mga tao na natili sa ibayo ng dawal na roon ng isang pangkar. Alam niyo si Jesus ay hindi kasama ng mga alagan sapagat ang mga ito lamang sumakay sa pangkar at umalis. Dumating naman ang ilang bangkag galing sa Tiberias at sumagsad sa lugar na malapit sa inanginan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangkag at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa bayo ng Lawa at kanilang tinanong, Rabbi, kailan pa kayo ito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalagang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay. At magusog, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ko sa inyo ang anak ng tao. Ibibigay ko sa inyo ng anak ng tao. Sa mga siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya siya tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa Kristo. Bahagi po ng mga pagbasa sa mga susunod na mga araw ay ang tinatawag nating discurso or discourse on the bread of life. Sa tinapay ng buhay na walang hanggang kundi si Jesus. Yun po yung nilalaman ng kabuuan ng chapter 6 sa Ebanghelyo ni San Juan. At tulad po ng ipinahayag ngayon ay ipinamamanhin ni Jesus kung bakit siya, hinahanap nila. Hindi lamang sa mga himala na ginawa ni Jesus, ngunit dahil sa sila ay nakakain at mabusog. At alam mo natin, yung pagkain ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Pero bahagi po na nakita natin na itong mga pangangailangan natin ng pagkain sa daigdig na ito ay maaaring pagsawaan natin. Pero yung dulot na pagkain ni Jesus ay ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito yung pagkakaroon na kung saan ay nawa po ay pakinabangan natin. Kaya nga po ngayong taon na ito, sabi na natin ay Year of the Family and Year of the Holy Eucharist. Sana po ay higit natin ay mapagnilay-nilaya ang pagkain ng buhay na walang iba kundi si Jesus. Ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At isa ko sa katanungan ng mga Hudyo ay, paano namin masusunod yung kalooban ng Diyos? Ano sabi ni Jesus?
Manalo kayo sa sinugo niya. So kaya po, bahagi po ng ating patuloy na pagkilos sa Diyos nga po, ako yung pamamaraan na ginagawa natin tuwing Webes, yung devotion to the Holy Eucharist. Ayun nga, ay mapatagtatin. Pero hindi lamang yan, no? Yung patuloy natin paanyaya, na makita natin yung kahalagahan na ibinibigay sa atin tuwing tayo nag-iriwang ng Misa. Nalit, inihandog ni Jesus ang kanyang sarili, ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At sana po ay yung patuloy nating paanyaya na sana po ay aking panabigat. Panabigat. Kaya nung kuminsan mayroon tayong mga paboritong pagkain na kumaari gusto nating palaging kainin sa mundong ito. Yun yung inahanap-hanap natin. Pero huwag natin kalimutan yung dakilang pagkain na ibinibigay ni Jesus. It becomes ordinary na kung minsan hindi ho napapansin ng tao. At ano yun? Ito, sa banal na Eucharistia, ang pagkain ng buhay, ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus Kristo. Kaya po yung patuloy natin paanyaya, sabi ko nga po ay kung walang hadlang, magkumanyo tayo. Saluhan natin si Jesus. Sabag yung gusto niya saluhan natin ay walang iba kundi ang kanyang katawan, ang kanyang sarili. Maging bahagi yun na kung saan ay dito tayo kumuha ng lakas sa ating pang-araw-araw na pagkilos. Dito tayo kumuha ng inspirasyon. Ito yung magbibigay sa atin ng ating pangailangan sa daigdig na ito o paano tayo kinakailangan na magkaroon ng lakas sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ay nawa po ay makita rin natin na ito yung pagkukunan din natin ng lakas para paglabanan natin ang hamon ng daigdig na ito. Tayo ay kumakain ng 3 hanggang 5 beses sa loob ng isang araw. Pero sabi nga natin, sa banal na Eucharistia, ibinibigay ni Jesus yung kanyang sarili. So, hindi lamang po sa natuwing araw ng Linggo kung magagawa ko natin. At yun yung isa kong makita natin na hayaan natin na tayo ay bigyan ng lakas ni Jesus na yung maging bahagi yun ng ating pagkilos at sana po ay panabigan natin yung pakikisa natin sa banal na pagdiriwang ng Misa na ano, na matanggap siya sa anyo ng tinapay. Sapagkat siya yung tinapay ng buhay. At marami siyang gustong ituro sa atin. Kailangan, kinakailangan natin siyang tanggapin. Mas malimit, mas maigi. Sabi mo nga po ay pwede nga natin siyang tanggapin kahit na hanggang 2 beses sa loob ng isang araw. Lalo-lalo na po yung iba sa inyo na mag-isang nakapagbilingkod, nakapagsiserve ng 2 misa kapag araw na Linggo,
pwede rin mo siyang panggapin kasi magkaiba naman ang intensyon. Yung nabanggit na pagdiriwang, hanggang 2 beses lang ako sa isang araw. Pero yun po naman, bigyan natin ng pagtugon na kung tusin po ay sana po ay higit natin pakinabangan ang tinapay ng buhay na ibinibigay ni Jesus para sa bawat isa sa atin. Kaya po, kung talagang maaaring kahit na siguro hindi natin maintindihan, ano na yung pwede natin maging bahagi? Ano? Nakapag tinanggap natin siya, ay hilingin natin ang Panginoon, bigyan mo ako ng lakas. Bigyan mo ako ng lakas upang magagpanan ko ang aking tungkulin bilang iyong tagasunod. Hayaan mo na makasama kita sa panahon na tinatanggap kita sa anyo ng tinapay. Kasi yung nga pong sabi natin, one of the most intimate moment na ron, makakasama natin ang Diyos. Hindi lamang spiritual, ngunit physical, katawan at dugo. Kaya po, sana po, pakinabangan natin. At ito po, sa mga susunod pa mga misa, ito rin po yung tema sa Ebanghelyo ni San Juan, ang tinapay ng buhay na ating pinapakinabangan dito sa loob ng pagdiriwang ng misa. Makita mo natin hindi lang basta bilang isang tinapay. Ngunit makita natin na ito'y tinapay ng buhay. Nagbibigay ng buhay. At ang magpapalakas ng ating buhay sa daigdig na ito.
Diyos sa mga kapapamilya. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapurunan niya at karanganan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Awa namin lumikap. Pakitin mo sa hindihin sa kalamitan ng aming mga panalangin kalahit ng aming mga alay upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong magpumahal. Sa pamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Naas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay kasalamatan. Ang maraming pagkapangyarihan tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ay pinagdiriwang ang pag-aayon ng Mesiya sa mga tupa na tumubos sa ating lahat. Sa pag-aayon ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksan ka na ang Panginoong tahanan at kaming pinagharian mo naging kasapahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang pamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay sa mundanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuli sa iyong kadakilan. Santo, 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 Panginoon Diyos na kapangyarihan, Taong ang langit at lupa, na kalangitan mo, O sana, O sana, bago niya pinag-iisa ang pusang loob na maging undog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinag-hagi-hagi ngayon, iniabot sa kanya ang mga dagal at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at ano, ito ang aking katawan, na inihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos sa makuna, ninawagan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga dagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang ipat ang aking dugo, na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawag na ba ang sarado, gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkapatay, puling pagkabuhay, hindi ko dapat yari dapat sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalawag ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami ang minarapan na tumayo sa sarap mong para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabunglod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingawin mo ang simbahang laganap sa buong leglig, kususin mo kami sa pag-ibig,
kay San Francis ni Benaventura, ananda ng kaparlan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na handay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo din na paano kami lahat ng mga salo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na maaaring Birheng Maria din na ng Diyos. Kaysa na mga apostol na lahat ng mga banana na buhay dito sa daigdig ng kaluguluhog sa iyo. Maipag-iwang naman namin ang pagbubuhay sa karalanan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoon, Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng karangang papuloy sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang Amen. Para tayo ay tunay na makinabang sa tinapay ng buhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyahan sa tingin ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang may gagaling na ako.
Salamat